Yo, what's up guys? So ngayong araw po is magluluto po tayo ng kalderetang kambing, no? So ito na mga proseso guys is sobrang easy lang po gawin, no? So tuturuan ko po kayo kung paano mawala yung anggo. So first po dito, magpapakulo po kayo ng tubig, tapos ilagay nyo na po yung kambing or karning kambing na slice nyo na po ng tamang chop, no? So dito sa part na to is naglagay lang tayo dito ng ginger o luya, then bawang, ayan, pinisa lang natin, then naglagay din tayo dito ng tanglad. So ito ang konting sikreto para mawala yung amoy niya o yung anggo niya. Then sundin nyo lang po yung proseso natin dito sa pagluluto. So ilagay lang po natin dito, then pagkatapos po nating malagay dyan, hintayin lang po natin yan na kumulo at saka lagyan natin ng asin, no? So ayan, so habang nagpapakulo tayo is nire-ready natin yung mga sangkap dito, gaya ng patatas, carrots at saka bell pepper na red at saka green, no? At saka yung bawang at saka sibulyo, no? So pagkatapos niyan mga lods, napakuluan na po natin yung karne ng kambing, then kinuha lang natin din, hinugasan, then binalik lang natin, no? So pero at least mga 20 to 30 minutes ang pagpapakulo doon, then hugasan nyo lang, then ibalik nyo lang dito sa kaldiro ulit para sa pagpapalambot ng karne. So sobrang dali lang ng proseso yan mga lods, no? Then takpan lang natin ulit, then papakuluan, no? So dito sa part na to, medyo malambot na yung karne, so pinrito lang natin yung carrots at saka patatas dito, no? So ito na proseso mga lods, kailangan nyo itong gawin para mas masarap yung kalderetang kambing nyo dito, no? So kapag medyo malambot na yung carrots at saka patatas, huwag nyo lang pasobrahan. So pwede nyo na po itong kunin at ilagay sa lalagyan mga lods, no? So mamaya is ilalagay natin yan pag malapit ng maluto yung kambing natin na lagay. Then pinrito na po natin yung red bell pepper at saka green, no? Or atsal. So wag lang natin pasobrahan ng pag-toast, kahit na ano lang, saglit lang. Then dito ginisa na natin yung bawang at saka yung onion, no? Or sibulyon. So ganyan lang ang pagsuti mga lods hanggang magkukulay brown po siya. So kapag nakikita niyo na nagkukulay brown na yung ano natin diyan, yung bawang at saka yung onion, so pwede na po natin ilagay yung karne, no? So etong karne na to guys, napakuluan ko siya ng 2 oras, no? So lumambot po talaga siya kasi 2 oras yung pagpapakulo natin dito. Then ilagay natin yung tomato paste, no? So kailangan nitong tomato paste, then ilagay natin ng tubig, soy sauce, then pangpalasa, asin at saka bitsin, no? At saka paminta, nilagay na po natin dyan. Then haluin lang natin ng maigi. So sa paghalo guys is alam nyo naman yan, tamang timing lang din. Then nilagay na natin yung tomato sauce dyan. So depende na po sa inyo kung gaano karami yung tomato sauce ang ilagay nyo. Then nilagay natin yung sabaw ng tidbits, no? Or pinya. Then pagkatapos nito, nilagay na din natin yung carrots at saka patatas natin dito. Then lagyan natin ulit ng tubig. Then haluin natin ulit. So pagkatapos natin mahalo guys, takpal na natin, then papalambutin ulit natin. So eto na naging resulta niya guys. Then mas maganda dito guys kung meron kayong peanut butter or liver, no? So liver spread pwede nyo ilagay dito. Yan, ilagay na natin yung pinya at saka yung red bell pepper at saka green peas at saka green bell pepper or atsal, no? So pagkatapos nyan, pwede na natin ihalo at tamang smooth lang po sa paghalo at dahan-dahan lang. So meron pa tayong isang recipe dyan, so pwede natin lagyan yan ng ibab, no? Pero depende na rin sa panglasa ninyo. Ayan, luto na po ang ating kalderetang kambing. Maraming salamat po!